Tila may fireworks sa San Jose Street sa Goa, Camarines Sur. Pero ang pagkislap, hindi galing sa paputok, kundi galing sa nasusunog na poste ng kuryente. Mabilis naman ang pag-responde ng mga bumbero at naapulang apoy sa loob ng 7 minuto. Ayon sa BFP Goa, posibleng nagka-short circuit o nag-overheat ang transformer. Wala namang nasaktan at pinalitan na ang nasunog na linya ng kuryente. Big time rollback sa LPG ang sasalubong sa unang araw ng Abril. Higit 9 pesos ang bawas sa kada kilo ng LPG ng Petron, Solane at Phoenix LPG Philippines. Katumbas siya ng higit 100 pisong bawas presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Higit 5 piso naman kada lito ang bawas sa presyo ng auto LPG ng Petron at Phoenix. Samantala, taas presyo naman ang nakikita ng Department of Energy sa gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Mabigit kumulang piso ang posibleng taas presyo sa kada lito ng gasolina. Di naman lalampas sa 50 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Ilang bahagi ng Metro Manila ang inulan kanina hapon. Gaya po sa EDSA Kamuning kung saan naranasan ang katamtamang lakas ng ulan. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorm ang nangyari kanina sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabar Zone. Samantala, may mga lugar na makakaranas ng 19 na oras na water service interruption simula po bukas, April 1. Saksi, si Marie Zumali. Alas 2 ng hapon kanina sa NAIA, pumalo sa 42 degrees Celsius ang init factor o damang init. Pasok yan sa tinatawag na danger level ng PAGASA. Ibig sabihin, posible ang heat cramps at heat exhaustion. At kung magbababad pa sa init, pwedeng mauwi sa heat stroke. Sa gitna ng matinding init, napaka-importante ng supply ng tubig. Mga kabarangay, bukas po mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 po ng umaga, tayo po ay mawawalan ng tubig. Agad na nag-abiso sa mga nasasakupan sa Barangay 570 Sampaloc, Maynila, si Barangay Chairman Leonardo Dutong gamit ang kanilang public broadcast system. Nang mabalita ang araw-araw na silang mawawala ng tubig sa loob ng 14 na oras simula bukas. Kaya ang residenteng si John Paul hindi na nag-aksaya ng panahon. Kahit bukas pa ng hapon mawawala ng tubig, nagkumahog na siya sa pag-iipon. Sobrang abala po kasi di po kami sanay talaga. Natapat po talaga, kasi natapat po. Init. Parang hassle sa buhay din. Isang barangay 570 sa Maynila sa mga barangay sa 12 lungsod at bayan na apektado ng arawang water interruption. Sa bagong abiso ng Maynilad, ang ilang lugar aabuti ng hanggang 19 na oras na walang tubig simula bukas April 1. Kaya rin tayo nagkaroon ng daily interruptions is because konti na yung pumapasok na volume ng raw water sa Novaliches portal. Dito nangyayari yung split between the concessionaires. Ang dapat na nakakarating na volume sa Novaliches portal ay 4,000 million liters per day. Unfortunately, in recent months, nakikita natin we've been getting less than 4,000 million liters per day. Nagkaroon ng kasunduan ang Maynilad at Manila Water para makuha ng Maynilad ang kabuuang 60% ng requirement nito mula sa Novaliches portal. Pumayag dito ang Manila Water kahit mabawasan sila dahil pwede naman daw silang kumuha ng karagdagang supply ng tubig mula sa Lamesa Dam. Ang problema, bumababa na rin daw ang level ng tubig sa Lamesa kaya kailangan ng bawiin ng Manila Water ang kabuuang bahagi nila mula sa Novaliches portal na magsisimula na ngayong April 1. Kaya hiniling ng mga water concessionaire sa National Water Resources Board na dagdagan ang labas ng tubig mula sa Angat Dam. Ang board sa ngayon po had decided to grant the amount of the volume of around 50 cubic meters per second for the period April 1 to 15. This will allow the La Mesa Dam and Ipo Dams to recover at a more comfortable level and address some of the water supply issues of Metro Manila. Humingi ng pangunawa ang Maynilad sa mga customers nito sabay-sabing worst-case scenario lang naman daw ang hanggang 19 na oras na water interruption. Ang NWRB umaapila naman sa publiko na patuloy na magtipid sa tubig. Sa datos ng PAGASA, muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng higit 90% ng water supply ng Metro Manila. Ang Ipo at Lamesa Dam napanatili ang level.
Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Samantala, naglabas sa Maynila ng panibagong abiso ng water service interruptions para sa ilang bahagi ng Cavite at Southern Metro Manila. Ilang lugar po na sineserbisyohan nila ang makararanas ng hanggang 21 oras na water service interruption mula April 1 hanggang April 16. Dahil po yan sa maintenance sa Putatan Water Treatment Plant. At para po sa buong schedule, magpunta lang sa Facebook page ng Maynila. Nakapwesto na ang public assistance at malasakit help desk sa mga paliparan sa bansa sa gitna ng inaasang exodus ngayong Semana Santa. Ang ilan sa mga pasahero pinili ng bumiyahe ng mas maaga. Saksi live si Jamie Santos. Jamie! Igan, handa na ang mga paliparan sa inaasahang bugso ng mga pasahero ngayong Holy Week break. Bagaman mas kakaunti ngayong gabi kumpara kaninang hapon, sunod-sunod pa rin ang dating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Para iwas aberya, inagahan ang kanilang punta sa airport kahit mamaya pang hating gabi o bukas ng madaling araw ang flight. Si Aislin, sasamantalahin daw ang kanilang school break ngayong Holy Week. Agad daw silang nag-book ng ticket patungong Bangkok, Thailand para magbakasyon. Talagang stressed kami from classes, kaya talagang opportunity po ito para mag-distress and mag-enjoy din po. Inagahan din ni Angel ang kanyang biyahe pa Singapore. Ito raw ang unang international travel niya mula noong pandemic. Yung Gardens by the Bay, yung Universal Studios, ayun ko yung nasa itinerary. Ayon sa Manila International Airport Authority, handa na ang mga terminal ng NAIA sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week break. Nakapwesto na ang mga assistance desk sa mga terminal at dinagdagan din ang visibility ng security at law enforcement personnel. We expect around 1.2 million passengers that will use our terminals. We're already expecting the surge and it will go until next Monday because, you know, we have a really extended Holy Week this year. So the preparation is both in terms of the manpower, in terms of the equipment. May mga nakahanda ring malasakit kits para sa mga paserong sakaling magkaroon ng delayed flights. Sa mga passenger assistance desk, meron ding nakaantabay na medical personnel. Nakipag-ugnayan na rin daw ang MIA sa Bureau of Immigration para maiwasan ang mga delays sa immigration screening. In the past few days and weeks, we've seen that the lines could get long sa immigration. At nakipag-ugnayan naman po tayo sa office nila, Commissioner Tansinko. Maganda po ang relasyon natin sa kanila. At sila po ay nag-commit na mag-deploy ng mga pagdagdag na immigration officers starting tomorrow to augment our immigration officers. But apart from that, we're also increasing the number of desks. Paalala naman ng mga airlines sa mga pasahero, maagang dumating sa airport at mag-online check-in na kung maaari. In place na din ang public assistance at malasakit help desk sa Mactan Cebu International Airport para sa inaasahang buhos ng mga pasahero. Igan, dahil sa inaasahan ngang buhos ng mga pasahero at ng mga turista sa iba't ibang destinasyon, inilunsad ng PNP yung kanilang taunang Summer Vacation Campaign 2023. At live mula rito sa NAIA Terminal 3, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ininspeksyon na ang mga bus pa probinsya para sa nalalapit na Semana Santa. Ngayon pa lang, paubusan tiket para sa ilang biyahe. Saksi sina Mark Salazar at Joseph Morong. Sa bus station na ito sa Maynila, sige ang dating ng mga maagang lumuwas para magbakasyon. Excited ka na? Oo. Bakit? Kasi gusto ko nakatakay eh. Anong gagawin mo sa Tagaytay? Papahinga. Kaya naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ininspeksyon na ang ilang bus, lalo na yung mga malalayong biyahe. Siyempre, dinadatnan sila ng dilim sa daan, so dapat working po lahat. Sa bus station na ito naman sa Cubao, 24 oras na ang operasyon simula ngayong araw hanggang sa April 12. Dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nagdadatingan na rin yung mga luluwas para sa maagang Holy Week break. Ayon sa PTEX, lampas 1 milyon na mga pasahero ang inaasahan nila dahil mas maluwag na yung mga travel restrictions kumpara noong mga nakaraang taon dahil sa pandemya. So this is really the first Holy Week or the first summer vacation na talagang halos wala ng restrictions. Sa datos ng PTEX, pinakakonti na lamang ang natitirang ticket papuntang Bicol sa Miyerkules Santo.
Paubos na rin ang papuntang Bicol sa Martes at Miyerkules. Marami pa naman ang biyahe pa Laguna, Batangas, Quezon at Baguio. Sa mga biyaheng Visayas at Mindanao, pinakamabali rin ang mga tiket para sa Martes, Miyerkules at Huwebes Santo. Nagpalabas na ang LTFRB ng mga special permit na may mas matagal na visa para sa mga dagdag na bus. Papayagan naman ng MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial bus simula April 3 hanggang April 5, alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at 24 oras mula Huwebes Santo hanggang Lunes, April 10. Pero hanggang Cubao lamang sila kung galing sa North Luzon at hanggang Pasay lamang kung galing South Luzon. Inanunsyo naman ng Malacanang na suspended na ang trabaho sa government offices simula alas 12 ng tanghali sa April 5, Miyerkules Santo para mabigyan ng sapat na oras sa mga government employee na babiyahe sa ibang probinsya ngayong Semana Santa. Kung umuwi kayo pag weekend sa Cavite, Laguna, Batangas, pamilyar na kayo sa 3 kilometrong tukod ng traffic mula Susana Heights hanggang San Pedro sa South Luzon Expressway. Paglampas naman okay na. Miyerkules ng hapon din nila inaasahan ng Holy Week Exodus. Pero baka daw madagdagan ang volume nila Martes pa lang ng hapon. Dahil ginawang half day ng Malacanang ang trabaho sa gobyerno sa Miyerkules Santo. Bago magpunta dito sa SLEX, sinilip din namin ang bagong bukas na NLEX Connector Project sa Espanya sa Maynila. Mula rito pwede nang dumaan papunta sa Harbor Link para makalabas papuntang NLEX. Sa ngayon libre pa ang paggamit ng NLEX connector at bihira pa ang gumagamit kaya maluwag ang daloy. Sa NLEX naman sa Miyerkules ng hapon pa raw nila inaasahan ang bulto ng mga mag-uuwian. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Mark Salazar, kami ang inyong saksi. Nagbabala ang Philippine Space Agency na posibleng may mga bahagi ng rocket na bumagsak sa dagat sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Pasado alas 2 ng hapon kanina, pinalipan ng China ang Long March 4C na posibleng nagbagsak ng debris 398 kilometers mula sa Bajo de Masinloc. Maliit daw ang tsansa na bumagsak ito sa lupa pero maaari raw tangayin patungo sa baybayin ang debris. Nagbabala ang PHILSA na huwag basta-basta kukunin o lalapitan kung makakakita ng debris at ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad. Ngayong Payday Friday, mga kapuso, hanggang kailan nga ba aabot ang sahod nyo? Lalo pa't nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. Pinulsuhan po natin yan sa Barangay Saksi! Tinanong namin ng ilan nating kapuso, sang-ayon ba kayo sa tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamabigat na problemang hinaharap ngayon ng mga Pilipino? Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin at ay naging problema ito dahil tayo ay naging umaasa na tayo masyado sa importation. Napabayaan natin ang agrikultura at kaya mababa ang ani ng ating mga magsasaka. Agri talaga, mababa ang sahod. Ano pa mabibili namin sa ano kung tataas pa? Wala na. Kahit anong tipid, kulang pa rin naman. Oo naman o. Agree po ako. Ang sahod bababa lang. Payday Friday pa naman pero para sa ilan ang sweldo tila lilipad lang sa kanilang palad. Sabi ng isa nating kapuso, sa mahal ng bilihin mabibilang sa isang kamay ang mga araw na inaabot ng sahod. Para naman sa isa pang netizen, tila di nga makalabas ng bahay ang pera dahil pinambabayad agad sa bills online o kaya sa utang. Base sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, para sa buwan ng Marso, posibleng nasa 7.4 hanggang 8.2% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo sa bansa. Mas mababa sa 8.6% na inflation rate nitong Pebrero. Bumaba raw kasi ang presyo ng ilang bilihin gaya ng mga prutas, gulay, manok at asukal. Nakatulong din ang mga oil price rollback pero para sa buwan ding ito, posibleng magpabilis naman ang inflation ng pagmahal ng singil sa kuryente ng Meralco at taas presyo sa iba pang bilihin gaya ng karne ng baboy, isda, bigas at itlog.
Ang Philippine Eggboard Association sinabing tatlong linggo na raw na may pagbaba sa presyo ng itlog sa mga producer. Pero tila hindi ito sinasalamin ng sitwasyon sa mga pamilihan. Mahigit pito na, binababa so, bawat pera. Yung mga problema nga natin, tumataas sa retail. Hindi namin alam na dahilan. Ang kinakatwiran nila kasi nagbawas daw yung iba at saka mataas yung production cost dahil mahal ang pito. Tama naman yun. Okay. Pero hindi naman namin na ipapasa yung taas ng production cost namin sa pito. Sa latest price monitoring ng Agriculture Department sa mga pamilihan sa Metro Manila, mahigit 7 pesos hanggang 8 pesos at 50 centavos ang kada piraso ng medium size na itlog. Sabay sa pagdaing na mataas ang presyo ng mga bilihin, dumidiskarte na lang daw ang ilan. Yung tanghalian namin, almusal, diba, kakain na lang kami ng alas 10 para mag-isang ano na lang po, isang kainan na lang po. Sa hapon naman po, isa na lang din ho. Sa alas 5 hanggang ano na po yun, matutulog na lang naman po eh. Bibili lang po ako ng mga murang bilihin. Kunwari po sa gulay, magbili po ako ng tumpok kasi mas mura eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Naghahanda na ang mga deboto para sa face-to-face na pabasa at iba pang tradisyon tuwing Semana Santa. Saksi si Jamie Santos. Tatlong henerasyon na ng pamilya ni Jeff ang nagsalin-salin sa pag-aalaga ng mga santo na nagsimula pa sa kanyang lola. Hindi nga raw mabilang ni Jeff kung ilan. Ilan dito ang madalas nilang isama sa mga prosesyon. Ang life-size na Our Lady of Fatima, Poong Nazareno at Santo Niño. Tradisyon, tapos yung syempre, yung dasal mo parati na sana, lahat ng family mo is in good health. Di ba? Yun lang naman eh. Kahit medyo kulang ka sa budget, pero at least ano, malakas kayong lahat. Ngayong Semana Santa, may ilang pagbabago raw sa kanilang tradisyon. Kamamatay lang kasi ng kanyang ina at nagkasakit naman si Jeff. Sa kabila raw ng personal na pinagdadaanan, hindi naman daw nila kayang itigil ang nakalakihang tradisyon. Hindi man daw sila makakapagsagawa ng pabasa sa kanilang tahanan ngayong Semana Santa, isang grupo naman daw ng deboto ng Nazareno ang humiram ng kanilang Fatima at Nazareno para sa kanilang gagawing pabasa sa Antipolo. Tomorrow, susunduin siya, dadalhin siya sa Antipolo, Rizal. And then doon sila magpapabasa for 7 days. Tapos doon na lang ako makikipontribute. Sa Quiapo Church naman, ilang Katoliko na ang bumibili ng palaspas pagkadalo ng misa ngayong gabi. Para sa akin ha, masarap sa pakiramdam tsaka isa pa, parang anggaan. Sa Lawag City, mula sa dating 20 pesos kada piraso, nasa 60 pesos na ang presyo ng palaspas. Ayon sa mga gumagawa nito, limitado daw kasi ang nabili nilang materyales. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, naghahanda naman ang ilang namamanata para sa kanilang penitensya sa mahal na araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Reunited muli sina Vilma Santos at Christopher De Leon para sa isang proyekto. At Vanessa Hudgens, sinusulit ang pamamasyal sa Pilipinas. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. It's got honestly a bit of everything. Ganyan dinescribe ni Global Tourism Ambassador Vanessa Hudgens ang kanyang homeland na Pilipinas. Sa panayam ng GMA Integrated News, hindi rin mapigilan ng aktres na i-express gaano kaganda ang bansa. I tell them it's just like one of the most magical, special, unique places ever. I mean, I still have so much that I want to discover, but it really does have a bit of everything. Siyempre, hindi rin pinalampas ni Vanessa ang pagkain ng chicken adobo, kahit siya ay naka-pescatarian diet. I haven't eaten chicken in, I think, like 9 years. I owe that to myself, so I broke my pescatarian lifestyle for chicken adobo, and I'm so glad that I did. Blinks, it's finally here. Lumabas na po ang first ever solo album ni Blackpink member Jisoo na Me. Glamorosa si Jisoo, suot ang iba't ibang outfit sa music video ng single na Flower na bahagi ng album. 25 million views na ang video sa YouTube sa loob lang ng 11 hours. Si Jisoo ang last member ng Blackpink na nag-solo debut. Ayon sa agency ng Blackpink ng YG Entertainment, mabot na sa 1.31 million copies ang pre-order ng debut album ni Jisoo.
At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si P.R. Arcangel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.